nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na tropical storm with international name na Kanun at binigyan ng pag-asa ng pangalan na Falcon. Narito ang latest update natin sa bagyong si Falcon at dun sa habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng pag-ulan sa nakararaming bahagi ng Luzon. So sa ngayon makikita natin yung satellite image animation, nakikita natin ang bagyong si Falcon napakalayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa. Yung ulap na dala nito ay halos nandito lang sa karagatang Pasipiko. At kaninang alas 10 ng umaga, ang mata ni Falcon tinatayang nasa layong 1,045 kilometers ang layo, silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ni Falcon ng lakas ng hangin umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin aabot na hanggang 185 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Dahil napakalayo ng bagyo si Falcon sa ating bansa, wala pong nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit patuloy nitong pinalalakas o pinag-iibaya yung habagat or southwest monsoon. Kaya napapansin natin makapal pa rin ang ulap dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Western Visayas. So ano nga ba inaasa nating pagkilos ni Falcon sa susunod na 2 hanggang 3 araw o 5 araw, no? Kanina alas 8 na umaga ito yung tinatayang posisyon ng mata ng bagyong si Falcon at bukas nga na umaga inaasahan po natin, no? Halos nasa northern boundary na ito ng Philippine Area of Responsibility sa layang 845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ngayon, bukas ng gabi, posibleng tuluyan na itong lumabas ng ating area of responsibility. At sa darating ng Miyerkules ng umaga, nasa labas na ito ng PAR sa layong 700 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman na Huwebes ng umaga, 695 kilometers ng layo, north-northeast ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na Biyernes, nasa layong 805 kilometers north-northeast ng extreme northern Luzon. Pansinin natin, inaasahan nating pagkilos ni Falcon sa susunod na 4 araw, no? Bagamat napakalayo nito sa ating bansa, inaasahan na patuloy pa rin ito magpapaibay ng habagat or southwest monsoon. So, in terms of paulan, ano ba yung nangyari during the last 5 days, no? Balikan natin yung senaryo. Nagdaang 5 araw, concentration ng paulan, makikita natin, nasa western section ng Luzon. Makikita natin na halos nakapagtala ng more than 500 millimeters of rainfall during the last 5 days, itong mga lalawigan ng Baguio, Zambales, Bataan. Bukod pa dyan, almost 500 millimeters of rain ay tala sa Sinait, Ilocos Sur. So, bakit natin ipinakikita itong mga pag-ulan, itong nakalipas na 5 araw, para bigyan ng idea yung mga kababayan natin na posibleng malambot na yung mga bahaging kalupaan dyan sa mga areas na malapit po sa gilid ng bundok. At kung magkakaroon ng biglang pag-apaw ng mga ilog sa ilang lugar, yung mga downstream communities, posible rin na yung mga pag-ulan, umaagos pa lamang papunta dun sa mga tributaries, papunta dun sa mga catch basin na mga ilog. For example, yung mga ilog dito sa may bandang Bulacan, kaya baka magulat yung mga kababayan natin, no? lalong-lalo sa Gonoy area. Baka biglang tumas yung ilog pero wala naman silang nararanasan na paulan. Posible pong yung mga tubig galing sa iba't ibang mga karating lalawigan ay umaagos na patungo dito sa bahaging Bulacan na patungo dito sa bukana ng Manila Bay. Kaya pinapayang po natin yung mga LGU na mag-monitor pa rin po sa mga kaganapan sa kapaligiran, no? Dahil kahit minimal na yung ulan na nararanasan nyo, posibleng may mga agarang epekto na pwedeng makapaminsala pa rin sa ating mga kababayan. Ngayon, tandaan natin, no? During the last 5 days, concentration ng paulan nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. And in the next 2 to 3 days, mapapansin natin simula ngayong araw, no? Forecast na ulan, more than 200 millimeters, wala tayong inaasa ang lugar pero 100 to 200 millimeters sa Zambales at Bataan. At kanina nga pinakita natin, no, during the last 5 days, napakatindi ng mga paulan sa bandang Zambales at Bataan area. Ngayon, dito naman sa Metro Manila, Cavite, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro, Antique, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyot, Calayan Island, may inaasahan pa rin po tayong paulan ngayong araw. Samantala, bukas, meron pa rin tayong forecast na ulan, 100 to 200 mm dito sa may bandang Zambales at Bataan, 50 to 100 mm naman Pangasinan, Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kasama na nga ang Calamian, Cuyo at Calayan Island. Sa darating naman ng Miyerkules, wala tayong ganong malalakas na pag-ulan, no? 200 at saka 100 mm, pero meron tayong 50 hanggang 100 mm Ilocos region.
Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So para mas ma-visualize nyo yung mga posibleng areas na uulanin sa susunod na 2-3 araw, ito po ang visual representation. Pansinin natin na yung concentration ng paulan sa susunod na 2-3 araw nasa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. And during the last 5 days, ang paulan, ang concentration ng malalakas sa paulan, nasa kanlurang bahagi pa rin po ng Luzon. Dalay yan ang epekto ng habagat. Na inaasa natin posible pa rin maramdaman no, hanggang darating na Webes. So kapag ganyan yung scenario natin ng paulan, dagdag pa dyan yung naging scenario natin during the last 5 days, nandiyan rin po rin po yung banta ng mga biglahang pagbaha. Kaya nang binanggit ko kanina, yung ilog baka biglang umapaw dahil umaagos na yung mga tubig mula sa mga karating lalawigan, mula sa mga ilog doon na nakonekta sa ilog sa inyong lugar. Pwede naman na kahit hindi nag-uulan dahil malambot na yung kalupaan, sa forecast rain natin, pwede pa rin magdulot ng mga biglang pagbuho ng lupa. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lalawigan, bagamat walang warning signal, bagamat walang direktang epekto ang bagyong si Falcon, yung epekto ng habagat, dapat paghahandaan pa rin po natin. Patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ngayon, sinasabi natin, no, paano ba pinag-iibayo ni Falcon ang habagat? So ito naman example ng numerical weather prediction model na nagpapakita ng wind forecast sa susunod na 5 araw. So ang concentration natin kanina, binabanggit natin yung bagyo lalabas ng PAR. At binanggit ko rin na kahit nasa labas na ito ng PAR, posible pa rin magpaibayo ng habagat. Itong area na naka-highlight po, mapapansin natin yung direction ng hangin mula sa Timog Kanluran. May kalakasan pa rin ng mga hangin offshore at may inaasahan pa rin tayong mga pagbugso ng hangin sa mga ilang lugar dito nga sa Luzon at Visayas area. So kapag mayroon pa rin tayong malakas na hangin ng habagat, asahan pa rin po natin, inaasahan pa rin magiging maalon mga karagatan, lalong-lalo sa paligid ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin dito sa Zambales, Bataan, sa central at southern portion ng Aurora, ganun din sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at sa nakararaming bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at western Visayas ngayong araw. So bukas naman, may mga pagbugso tayo ng hangin na pwedeng maranasan dahil nga sa pinag-ibayong habagat, Batanes, Babuyan Island, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, ganun din sa central at southern portion ng Aurora, sa buong Pampanga, sa Bulacan, Metro Manila, nakararaming bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. So kanina pinakita ko hanggang 5 days actually yung forecast natin. No? So yung gusty winds, pwede pa rin manaig sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, ganun din dito sa Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, western portion ng Northern Samar at most ng Western Visayas hanggang sa darating ng Miyerkules. So bagamat wala tayong warning signal, asahan pa rin po yung pagminsan-minsan pagbugso ng hangin, pwedeng magdulot ng mga minimal damages sa mga ilang istruktura gaya po ng mga bahay na gawa sa mga light materials. Bukod pa dyan, yung inaasahan natin na magiging maalong mga karagatan sa paligid ng Luzon at Visayas sa susunod na 2-3 araw. Kaya